Kamusta mga tropa? Anong balita? In today's episode, let's talk all about Chojin Sentai Jetman. Pero bago ang lahat, isa munang malaking shoutout sa mga nag-request ng episode natin ngayon. Well, sigurado ako na marami ang nakamiss sa TV show na ito. Siyempre, hindi lang naman ito, kundi pati na rin ang iba't iba pang mga TV shows na napanood natin noong 90s. Ma-share ko lang mga tropa. Ako kasi sa totoo lang, hindi ko man halos lahat na subaybayan ang mga TV shows na tulad nga nito. Malaki pa rin ang naging impact nito sa akin at malamang pati na rin sa inyo. Ito yung mga panahong nakikinood lang ako sa telebisyon ng aking mga kapitbahay o kababata. Siyempre, sabay-sabay kaming manood at pagkatapos nga nito, minsan napagtitripan namin magtaguan ng tsinelas. May time pa nga na tsaka lang lumalabas ang tsinelas pag nagkasumbungan na sa kanya-kanyang mga nanay. Well, isa lang ito sa mga nangyayari sa tulad naming mga batang 90s. Eh kayo ba mga kabatang 90s? Ano pa bang mga magagandang alaala o hindi nyo malilimutan nung mga panahon na iyon? I-share nyo naman, i-comment nyo lang sa ibaba. Okay mga tropa, bumalik na tayo sa topic. Ang Chojin Sentai Jetman o mas kilala natin sa simpleng tawag na Jetman ay unang umere sa Japan noong February 15, 1991 hanggang February 14, 1992. Ipinalabas ito sa TV Asahi at meron itong 51 episodes. Nilikha naman ito ng Toei. Una namang ipinalabas ito sa ating bansa sa RPN9 noong 1997. Pag-usapan naman natin ang mga pangunahing bida dito. Unahin na natin si Ryo Tendo, ang Red Hawk. Isa siyang Sky Force soldier na may codename na W6. Ang Sky Force ay isang military organization. Siya ang pinaka-leader sa grupo. Dahil nga, siya lang ang miyembro sa Jetman team na may military background. Ang patakaran niya ay dapat maging professional at hindi dapat maapektuhan ang sarili nang dahil sa damdamin sa oras ng pakikipaglaban. Ang special attack niya ay tinatawag na Wing Punch. Siya naman si Kaori Rokumeikan, ang White Swan. Siya ang tagapagmana ng Rokumeikan Enterprises Empire. Inaalagaan siya ng kanyang butler na si Gia. Sa New York City na kasi naninirahan ang kanyang mga magulang. Sumali siya sa Jetman team upang matakasan ang pagkainip sa buhay. Medyo kakaiba rin tong si Kaori, di ba mga tropa? Kumbaga sa kanya, trip niya lang. Since isa nga siyang tagapagmana at marangya ang pamumuhay, siguro para sa kanya ay challenging ang pagsali sa team. Gayunpaman, masasabi natin na karapat-dapat siya sa team dahil na rin sa kanyang angking galing sa kendo. Ang kendo ay isang traditional Japanese martial art. Gumagamit sila ng espada na gawa sa kawayan. Ang mga special attacks niya ay Storm Wing, Swanee Attack at Double Kick. Katandem niya si Yellow Owl para magawa ang Double Kick Attack. Siya si Raita Oishi, ang Yellow Owl. Isa siyang nature lover. Galit na galit siya kay Biram nang dahil sa ginagawa niyang pagwasak sa kalikasan. Bale, ang nagpalaki na sa kanya ay ang kanyang lola na si Kiyo. Nang dahil kasi ang mga magulang ni Raita ay sobrang abala sa pagpapatakbo ng kanilang restaurant, bilang Yellow Owl, mahusay siya sa mga strength techniques tulad ng headbutts, body blows, sumo-based techniques at hurling boulders. Ang special attacks naman niya ay rock drop, deadly thrust, condor owl howling attack at double kick. Nakasama nga niya dito si White Swan para ma-execute. Siya naman si Ako Hayasaka, ang Blue Swallow. Isa siyang 18-year-old senior student sa Meharakita High School. Matalino at masayahin. Pangarap niyang makapag-asawa ng mayaman sa hinaharap. Nung una, ang akala niya ay malaki ang sweldo ang makukuha niya sa pagsali sa team. Ngunit nung mapasabak siya sa unang labanan, doon niya napagtanto na mas kailangan niyang gamitin ang kapangyarihang naibigay sa kanya upang protektahan ang mundo. Ang special attack niya ay Swallow Dash. Siya si Gayuki, ang Black Condor. Siya ang second in command sa team. Gusto niya lang palaging mapag-isa at ayaw na ayaw niya na sinasabihan siya kung ano ang dapat gawin.
Gustong-gusto niya ang mga challenges at risk taker din siya. Ang kanya namang fighting styles ay street fighting at mixed martial arts. Ang special attacks naman niya ay Condor Finish at Condor Owl Howling Attack. Siya si Aya Odagiri, ang unang babaeng commander sa Super Sentai franchise. Mahusay siya sa martial arts at siya rin ang inventor ng mga sasakyan ng Jetman team. Maalaga at medyo may pagka-stricto rin siya sa kanyang team. I-mention na rin natin ang kanilang mga mecha o robots. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ang Jet Icarus, Jet Garuda, Great Icarus at ang Tetra Boy. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga villains. Unahin na natin si Radiget. Siya ang pinaka-in-charge ng Viram Clan at pangarap niyang maging leader sa hinaharap. Gagawin niya ang lahat, matupad lang ang kanyang mga plano. Isa na nga dito ang pagsugpo sa Jetman team. Siya naman si Emperor Transa o Tran. May kakayahan siya na pagalawin ang mga bagay gamit lang ang kanyang isip. At ang kapangyarihan nga na ito ay tinatawag na psychokinesis o telekinesis. Siya ang nagmungkahi na magkaroon ng isang paligsahan at kung sinong magwawagi ay siya ang tatanghaling bagong leader ng Viram. Siya si Maria. Nung una, kilala siya bilang Rey, ang love interest ni Rio. Kabilang din dapat siya sa Jetman team, kaya lang sa hindi inaasahang pangyayari habang isinasagawa ang proseso sa pagiging Jetman ay inatake sila ng Viram ng mga oras ding yon. Nung masira ang kanilang base ay napunta si Rey sa kalawakan at sinagip naman siya ni Radiget. Binrainwash siya ni Radiget at isinama siya sa grupo at kinilala nga siya bilang Maria. Siya si Gray, bagamat isa siyang robot, siya naman ang pinakamadiskarte at magaling mag-isip sa kanilang grupo. Nagpapakita din siya ng mga damdamin tulad ng isang tao. Paborito niya ang wine, pakikinig ng musika, paggamit ng sigarilyo at nagkaroon din siya ng paghanga kay Maria. At nang dahil nga doon, sa tuwing may laban sila sa Jetman team ay palaging pinoprotektahan ni Gray si Maria sa mga ito. Siya si Empress Jusa, ang leader ng Viram Clan. Sinasabi niya na siya ang mother of all creation, kasama ang kanyang mga alagad na sina Radiget, Gray at Ran. Ay marami na silang nasakop na dimensions. Inakala noon ni Radiget na nasawi na siya sa isang labanan sa ibang dimension, kaya naman siya ang tumayong leader ng Viram. Nakatulog lang pala si Empress Jusa ng mahabang panahon at sa kanyang pagbabalik ay muli niyang nakontrol ang Viram. Sila ang Greenham Soldiers. Nagmula sila sa Greenham Seeds. Armado sila ng palakol at may kakayahan silang magpasabog ng mga kabibe mula sa kanilang kamay bilang pag-atake. Atin namang pag-usapan ang pinaka-plot nito. Ito ang Earthship, ang command center ng Defense Agency. At sila naman ang Sky Force, ang tagapagbantay ng kapayapaan sa planet Earth. Dito dinevelop ng mga scientist ang Birdonic Waves. Ito ay isang technology na nakakapagbigay ng superhuman abilities. Ang experiment na ito ay tinawag nilang J-Project at naging matagumpay naman ito. Siya si Aya Odagiri, ang project director. Siya ang pumili ng 5 elite Sky Force officials na nagmula sa ating mundo upang magamit ang nasabing technology. Si Rio ang isa sa mga Sky Force officers na matagumpay na nabigyan ng Birdonic Waves. At siya ang unang naging miyembro ng Jetman at tinawag nga siyang Red Hawk. Pagkatapos nga ng mga sandaling iyon ay natake sila ng Viram. Ang Viram ay isang clan o organization na nagmula sa ibang dimension at plano nilang sakupin ang iba't ibang dimensions kasama na nga ang sa atin kung nasan ang planet Earth. Nagtagumpay ang Viram sa kanilang ginawang pag-atake. Maging si Rey na kasama dapat sa Jetman team ay hindi nakaligtas sa pag-atake nang dahil nga sa pagkawasak ng kanilang command center. At ang 4 pang Birdonic Waves na dapat ay mapupunta sa 4 pang opisyal ay kumalat sa planet Earth at tumama ito sa 4 na sibilyan. Nakatakas naman si Rio at Commander Aya sa pag-atake ng mga kalaban. Kaagad nilang hinanap ang mga taong tinamaan ng Birdonic Waves upang himukin sila maging miyembro ng Jetman team. Natagpuan naman nila ang mga ito.
dumaan sila sa mga pagsasanay upang ihanda ang mga sarili sa pakikipaglaban. Para na nga nang sa ganun ay pigilin ang kanilang masamang plano. Sa pagtakbo nga ng serye, nalaman ni Rio na nakaligtas pala si Rey sa nangyaring pag-atake noon. At sobrang ikinagulat din niya na naging kakampi siya ng mga kalaban. Nagkaroon dito ng love triangle sa pagitan ni Nagai, Rio at Kaori. At bago tayo magtapos, pag-usapan naman natin ang mga nangyari sa ating mga bida sa pagtatapos ng serye. Ang nagkatuluyan sa huli ay si Rio at Kaori. Nagkaroon sila ng anak na lalaki at ipinangalan nila ito sa nasawi nilang teammate na si Gai. Si Raita naman ay nagkaroon ng farm. Kasama si Satsuki, ang kanyang napangasawa, ay pinatakbo nila ito at ginawa na nga nila itong negosyo. Si Ako naman ay naging singer at marami ang umiidolo sa kanya. At si Gai naman ang hindi sinuwerte sa pagtatapos ng serye. Habang bumibili siya ng bulaklak para sa kasal ni Rio at Kaori, na involved siya sa isang insidente at sa kasamang palad ay nasaksak siya sa tiyan. Nagawa pa naman niyang makapunta sa simbahan at pagkatapos nga ng party ay nakausap pa niya si Rio bago siya mamatay nang dahil nga sa natamo niyang sugat. Isinunod nga sa kanyang pangalan ang naging anak nina Rio at Kaori. Please comment down below mga tropa kung may additional info at correction kayo sa episode natin ngayon. So yun na nga mga tropa, hanggang dito na lang. Kung may topic kayo na gustong i-suggest upang talakayin sa mga susunod na ipapublish ko na videos, magkomento lang kayo sa may comment section. At kung natripan nyo mga tropa ang content na katulad nito, please subscribe to my channel. Pwede rin kayong mag-like at mag-dislike. See you next time. This is Mats Kimats, signing out.